Ay, namatay po. Okay. Yan po, ulit po. Ulit. Hindi, okay na. Ah, sige. Record mo na lang ulit. Tanungin kita, anong nakikita mo? May nakita ka ba liwanag? Itira kung anong bagay? Shadow, anong bagay? Wala ka bang nakikita ang tao? Saan ka ba nagpunta? Wala kang pinuntahan? Alam mo lang nasaan ka. Anong liwanag nakikita mo? Flashlight ba? Kasi liwanag ba siya ng araw? O ibang klase liwanag? Anong bang paliwanag mo? Araw? Nasa liwanag ka ng araw? Anong nakikita mo sa araw? Sa paligid ng araw? Yung sa paligid mo, wala ka nakikita? Basta maliwanag lang kasi liwanag ng araw. Wala ka nakikita ang shadow o anong bang bagay na maliwanag na hindi mo makita pero parang na, o tao ba siya o etcetera, ano, wala. Kahit sa kapitbahay niyo, wala kayo nakita. Wala lang. Nasa araw ka lang. Sige, galawin mo yung paa mo. Pukpuk mo. Kabila. Ano nagbago? Malakas na ang paa mo? Ano ginawa sa'yo ng Panginoon Kristo? Eh sabi mo, nakapunta ka sa araw. Baka masunog tayo doon, sobrang init yun. Yung araw yun, hindi araw yun. Yun ang liwanag ng Panginoon Kristo. Si Kristo, yun. Yung pinakagumawa ng langit at lupa. Siya ang liwanag ng lahat. Dahil mahal ka niya, ipokpok mo yan ng malakas. O, masakit. Ano nangyari sa paa mo? Lumakas na. Anong himalang ginawa ng Panginoon sa'yo? Ano sabi ko sa'yo, wala kaming pakialam kung ano man ang reliyon ng tao. Kung born na din man siya, iglesia, katoliko. Basta importante, sinabi ng Panginoon Kristo sa akin, lagi tayong magsimba o manalangin. O magsamba. O ano man reliyon. Basta importante, hindi tayo nakakalimot sa Kanya. Kung himalang pinagawa sa'yo ng Panginoon yan, yan ay totoo. Magkakaroon na ng pagaya. Malakas na yan at hindi na babalik yung sakit niya. Pero kung bumalik ang mangkukulam mo, sa ayos sa gusto niya, totodasin ko siya. Pero yung totos ang gagawin ko sa kanya, kung ano sakit ang ginagawa niya sa'yo, gagawin ko 10 beses. Mawawala lang ang sakit ng paa niya sa ginagawa niya sa'yo pag umingit na siya ng tao sa Panginoon Kristo. Pero pag matigas pa rin ang ulo niya, hanggang hindi na siya makalakad. Ang nagpapakulam sa'yo ay isang babaeng walang anak at maraming lalaki. Pero hindi ko inalam ang pangalan kasi malapit lang daw siya sa lugar niyo. Pero yung namumulam taga sa'yo, taga Santari, ano ba yan? Arayat. Taga-arayat sa'yo si Loida ba yun? Tiberio. Yun, ang apelido niya. Yari. Kaya hindi gumagaling niya kahit pahilot mo. Di ba sinabi sa'yo yung paa mo ay hindi mo paa. Yung unang hawak ko pa lang, paa mo hindi ko malaman, parang paa nang hindi ko alam kung kahoy ba siya o anong elemento. Diba sinabi sa'yo, nalaman ko na wala siyang lakas. Ngayon may lakas na yan. Ano ang pakiramdam mo? Anong papasalamat mo sa Panginoon? Una, magpasalamat kayo sa Panginoong Kristo. Siya naman ang gumawa ng langit at lupa. Okay. Pangalawa, galangin mo ang kanyang katawan niya. Ha? Manatili kayo magmahal sa kanya at pangalawa sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Okay na yan. Yan ang himalaga.